update tayo kay Bantag. Ano na ang nangyayari kay Bantag? Eh, sabi ng mga supporter niya, hindi daw po nagtatago, nag-iingat. Anak ng teteng na yan. Hindi ko mawari kung anong sasabihin natin dito sa mga supporter niya. Noong hindi pa wanted si Bantag, sabi nila, hindi nagtatago si Bantag, nandito. Nasa Baguio lamang. Pabidyo-bidyo okay pa, pakain-kain sa mga restaurant. Ngayong wanted na, sasabihin naman nila, hindi nagtatago kasi nag-iingat daw. Saan mag-iingat? E gobyerno nga ang nagpapahanap na sa kanya. Ngayon, ano ang pinaka-latest? Parehas na pong korte. Ito na nga si Mama Dog. Oh. Parehas pong korte ang Las Piñas Regional Trial Court at ang Muntinlupa City Regional Trial Court. Huwag ka maingay, Mama Dog. Ang naglabas po ng warrant of arrest, kaugnay po ng di umano'y pagpapapatay kay Percy Lapid at kay June Villamor. Eh, no bail po yung recommendations para po sa kasong murder. O katulad lang po nung sinabi natin, pwede naman silang mag-file ng bail kung mahina ang ebidensya kasi yun ang paniniwala ng kampo ni Bantag. Gawa-gawa lang daw lahat ang mga ebidensya na nasa prosecution ngayon. Ay kung gawa-gawa lang po yun, ibig sabihin, mahina po yun. Kung mahina ang ebidensya, pwede silang makapagpiansa. Eh hanggang ngayon, di po natin alam kung nasan si Bantag. Panoorin po natin ito. Ipinag-utos na ng Las Piñas Regional Trial Court ang pag-aresto kay dating Bureau of Corrections o BUCOR Chief Gerald Bantag. Si Bantag ang itinuturong utak sa pagpaslan sa broadcaster na si Percy Lapid na pinagbabaril at napatay noong Oktubre ng nakaraang taon. Kasama rin sa pinaaresto ng Las Piñas RTC Branch 254, sina dating BUCOR Officer Ricardo Zulueta, Israel Dimaculangan, Edmund Dimaculangan at isang nagnangalang Orlando. Walang inirekomendang piyansa ang korte para sa pansamantalang kalayaan ng mga ito. Noong Huwebes, April 13, naglabas din ang Muntinlupa Regional Trial Court ng arrest warrant laban kina Bantag at Zulueta dahil sa hiwalay na kasong murder, kaugnay naman ng pagpatay sa inmate na si June Villamor. Si Villamor umano ang umaktong middleman upang kontratahin ang self-confessed gunman na si Joel Escorial para mapatay si Lapid. Kasunod nito, naglunsad ng malawakang manhunt operation ang Criminal Investigation and Detection Group o PNPCIDG. Dito masusukat ngayon itong PNPCIDG, ang kabuuang pwersa po ng Philippine National Police kasama po ang National Bureau of Investigations. Kasi dapat kung talagang tinututukan nila ang kaso na yan, meron na silang lead kung nasaan itong si Gerald Bantag. Hindi na dapat nila hinintay pa na maglabas ng warrant of arrest ang korte bago nila simulan yung pagtunton dito kay Gerald Bantag. Dapat noon pa lamang may mga nakapauna sila na mga tao o impormasyon kung nasaan itong si Gerald Bantag. Lumipas na ang ilang araw. Huwebes, Biyernes, Sabado po ngayon, tatlong araw nang hindi po nakikita si Gerald Bantag. Yan po ay malinaw na pagtatago na sa ating batas at hindi nyo na pwedeng ikatwiran mga supporter at vlogger ni Gerald Bantag na nag-iingat lamang itong si Gerald Bantag. Siya ay pinaghahanap na ngayon ng ating otoridad. At alam naman natin kung ikaw po ay merong warrant of arrest, lalong-lalo na alam mo ito, eh dapat isuko mo ang iyong sarili. Imposibleng hindi alam ni Gerald Bantag na meron po siyang warrant of arrest sa ngayon eh. Yan, alam na alam niya po yan. Pero maaari ang sinasabi nila, mag-iingat si Bantag para kanino? Mag-iingat sa gobyerno? Eh gobyerno nga magpo-provide sa kanya ng seguridad para masiguro na ang kanyang kaligtasan ay hindi po magkakaroon ng problema. Maliban na lamang kung itong si Gerald Bantag hindi sumuko at lumaban. Eh syempre, pagka lumaban, kinakailangan gumamit ng reasonableng force pwersa ng ating kapulisan at ipagtanggol din ang kanilang sarili. O kaya kung lalaban ka, Gerald Bantag, baka mauwi yan sa iyong pagkakamatay. Huwag naman. Pinaka-better mong gawin talaga at sana ipayo sa iyo ng iyong mga nakapaligot na tao, mga tagapayo mo, legal man o ordinaryong opinion, ay sumuko ka. Yan lamang ang tanging kaparaanan para ikaw ay malinis ang pangalan. Diba? Sabi ninyo, walang basihan ang mga alegasyon laban kay Gerald Bantag. O, korte, ang magsasabi ngayon kung yan ay may katotohanan o walang katotohanan. Saka imposible
na sasabihin ninyo hindi makakamtam nitong si Gerald Bantag ang hustisya. Nagkakamali kayo. Ilang beses nang sinampahan ng kaso si Gerald Bantag at laging pumapabor sa kanya ang hustisya. Yung pinaka-latest sa kanyang kasong kinaharap, di ba, yung multiple counts of homicide, kung saan marami ang napatay ng mga inmates doon po sa Paranaque City Jail. O taong 2020, nilabas ng korte ang desisyon, inacquit si Gerald Bantag doon. O kaya walang rason sa inyo para sabihin na hindi makakantam nito ngayong si Gerald Bantag ang hustisya. E korte ang magdidictate kung ano ang mangyayari sa kapalaran nitong si Bantag base po sa mga ebidensya na pag-aaralan, i-evaluate with moral certainty ng judge at doon siya magbabase ng kanyang desisyon kung sakasakaling matapos na ang trial diyan sa kaso ni Gerald Bantag. Hindi yan mangyayari kung siya ay magtatago. Ano? Hindi niya malilinis ang kanyang pangalan kapag siya po ay nagtago. Kaya patuloy po natin panoorin ito pong balita. Sa isang pahayag, sinabi ni CIDG Director Police Brigadier General Romeo Karamat na kumikilos na ang kanilang tracker team para maaresto ang dalawa at may gawad ang hustisya sa pinaslang na mamamahayag. Nanawagan naman si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla kay Bantag at Sugueta na harapin ang mga kaso laban sa kanila. Well, it's better kung ano, just face the music. If you think you're innocent, then just come in and face the music. The judges will be able to know if the truth is there. Alam naman nila yung totoo at yung hindi totoo. Tama, di ba? Korte ang magsasabi kung ano ang totoo at hindi totoo. Base sa mga ebidensya na ilalatag ng prosecution at ng kampo ni Bantag bilang depensa. Wala pang pahayag ang kampo ni Bantag at Sulweta hinggil sa inilabas ng mga kautusan ng mga korte. Dante Amento, UNTV News and Press. Ngayon, nananahimik sila. Nagtatago na kasi. Huwag nyo nang sabihin pa na para yan sa pag-iingat sa buhay nitong si Gerald Bantag. Hanggat hindi nag-show up si Bantag sa publiko, hanggat hindi niya isinusurrender ang kanyang sarili, ang terminong gagamitin po namin, nagtatago siya. Siya po ay takas na ngayon sa batas, fugitive from justice na po siya. Meron na siyang kaukulang warrant of arrest eh. Ngayon, kung gusto nyo ninyong gawa ng legal na kaparaanan, kung gusto nyong ibasura ng korte ang warrant of arrest, eh wag nyong gawin na nagtatago ang inyong kliyente. Sumuko muna siya, tapos saka kayo mag-file ng motion to quash dyan sa warrant of arrest na yan. Hanggat hindi sumusuko si Bantag, inuulit po namin, siya ay nagtatago sa batas. Hindi nyo na kayang pangatwiranan pa yan, mga vlogger at supporter ni Gerald Bantag. Okay? Ngayon,